Don't forget to subscribe our channel, Papi Boss. Nandito naman tayo sa panibagong vlog. Lalo na dyan sa mga subscribers ko, mag-ingat kayo dyan palagi. Huwag natin pabayaan yung ating sarili sa ating pangangatawan. Habang tayo nabubuhay sa mundong ito, magservisyo, magtiwala tayo sa sarili natin, sa ating Panginoon. Ihalad natin yung spiritual natin para mahugasan ang ating kasalanan sa ating Panginoon. Nagkasala naman tayo noon, magpangumbuhay na tayo ngayon, mga Pabibors. Lalo na ngayon, sa panahon na daming trahedya na dumating sa buhay natin, mga bagyo, dami na namatay dahil natamaan ng baha. Kaya tayo, bawat tayo tao, mga Pabibors, habang tayo nabubuhay sa mundong ito, mag-ingat lang tayo, mga Pabibors. Ito, Pabibors, itong sishare ko sa inyo, ito ang pinakamalaga, pinakadalis sa buhay natin. Huwag natin itong pabayaan, huwag natin itong baliwalayin. Kailangan natin, ikukupos po natin itong orasyon ang nakasulat sa librong orasyon, mga Pabibors. Lalo na dyan, ito ang pinakamalaga, itong orasyon na to. Orasyon na to, napakumbati, pamarusa, pagdigma at pagigilit, pamatay. Ibig sabihin dun, mga Pabibors, itong orasyon na pala, ito ang pinakadabis, pinakamalaga. Kailangan nito, bibigkasin ito ninyo 7 times sa isang word. Pag isang words na hindi talab, isang words na naman. Ito, 10 number, ito ibibigay ko sa inyo, mga Pabibors, itong orasyon na kasulat sa libro. 10 number, bawat isang number, isang words. Pero isang words, bibigkasin lang ninyo yan 7 beses. Ito, pangkumbati to sa mga masamang espiritu, mga aswang, masamang element, ulam, barang. Ito ang masamang element, dapat natin bibigkasin. Ito ang nakasaad, nakasulat sa librong orasyon, mga Pabibors. Kaya habang kayo na hindi pa kayo magbigkas ito, unahin po natin itong ama namin, ang Panginoong Maria, Dolhati Sumasampalataya. Ama namin, ang Panginoong Maria, Dolhati Sumasampalataya. Ama namin, ang Panginoong Maria, Dolhati Sumasampalataya. Kaya yung mga Pabibors, unahin pa ninyo yung ama namin, ang Panginoong Maria, Dolhati Sumasampalataya. Habang kayo nagbigkas niyan, isusunod po nito, itong orasyon na ito, ito ang pinakadabis. Kailangan natin, mga Pabibors, sundan po ninyo itong isishare ko sa inyo, itong orasyon na ito. Panoorin po ninyo, mga Pabibors. Number 1, accept mir po. Kailangan 7 times kayo magbigkas nito. Pag hindi talab to, access mir po. Ugmay lamay po. Ito kapag hindi din talab, may number 3 pa. Alriham, ram, hum, rum. Ito, bibigkas din nyo to. Pag hindi talab, number 4. Alsatis, bir, bimkam, diuli. Diul, kailangan nito, bibigkas ka nito kapag hindi talab, number 5 naman. Almatimum, almatinum, her, hum, pu. Pag ito, Pabibos, kung halimbawa alman, timon, her, hum, pu, pag talab to siya, ito ibigkas mo 7 beses to. Ito 7 beses. Then makatapos, pag 7 beses, pag halimbawa may kaaway ka na sa mga masamang espiritu o masamang demonyo or aswang or masamang alagad sa mga demonyo, ito lamay, ala, humpu. Number 6 yan. Ito number 7 naman, alsatis, dir, igre. Number 8, asja, jax, katirnum, pu. Number 9, berticum, malum, hum. Number 10, chidirtum, mamus, humor. Sa pangalan ni Jesus, ang dapat ninyo ibibigkas ninyo, Pabibors, sa pangalan ni Jesus, ibulong sa diliri ng 7 bisis at igilit sa liig o itusok. Yun ang instruction nito na kasulat sa librong orasyon, mga Pabibors.
Ito, sa hindi pa kayo magbigkas sa orasyon, sa umpisa, sa pangalan ni Jesus. Then, pagkatapos, ibigkas mo lang. Itong number 1, number 2, number 3, hanggang 10. Ibulong sa diliri ng 7 times at igilit sa liig o ituso. Yun ang kanakasulat sa librong orasyon, mga believers. Kaya huwag niyong tagilikin yan. Importante sa buhay natin yan. Yung mga masamang espiritu o kalaban. Pagkubati na kayo, nandun na kayo sa akto. Nandun na kayo sa akto, mga believers. Pagkumbati na. Kasi hindi natin alam, daming mga masamang espiritu, daming mga demonyo, lalo na ngayon, daming kulto, sa ibang lugar. Lalo na dyan sa Visayas, Mindanao. Kulto. Huwag kayong piyansa sa kulto, mga believers. Pag hindi nyo kilala, malimbawa, imbitar sa inyo, hindi natin alam. Kasi yung kulto, sa araw, mukhang tao yan. Pero may nakasabit yung demonyo sa kanya. Lagi yung demonyo nakabulong sa tainga niya. Pag once na madala kayo niyan, halimbawa, kilala mo isang tao, eh hindi mong paalam na kulto pala yun, masamang demonyo, o may pinakain ka dun, o may pinakain sa iyo, pagkatapos makain mo. Yun ang lagi, yun ang nag-uumpisa. Maliban lang, mapibors, kung may kim-kim kang orasyon, na lagi kang nag-servisyo sa Panginoon, parang hindi ma-kwan yun, hindi ma-kwan yung katawan mo. Kaya, hindi talab. Kung tatalab, mag-servisyo ka sa Panginoon. Yun ang dapat natin sundin itong nakasulat sa limpurong orasyon. Ito, pag hindi talab sa number 1, number 2, pag hindi talab sa number 3, number 4, kung talab sa number 4 o number 5, kaya balik-balikin mo yan 7 times. Ibalik-balik mo. Then baka tapos, ibulong sa diliri ng at igilit sa liig o itusok. Yun ang instruction dito sa nakasulat sa librong orasyon, mga people. Kailangan huwag ninyong baliwin itong ginagawa ko. Nakashare ako sa inyo. At maraming salamat, lalo na dyan sa subscribers ko. Mag-ingat kayo. Huwag natin pabayaan yung ating Panginoon. Siya ang nagdala sa ating buhay. Nagkasala tayo noon, magbagong buhay tayo ngayon, mga pag-ibos. Yun lang, nagsishare ko sa inyo at maraming salamat. Habang hindi pa tayo mag-off, magdasal muna tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Panginoon, maraming salamat na nakashare ako sa mga subscribers ko, sa mga viewers, lalo na po sa aking pamilya. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Huwag mo silang tagkilikin. Ibigay mo sa amin, Panginoon, kung anong karapat dapat sa aming buhay. Magkasala naman kami noon, magbagong buhay po kami, Panginoong Jesus. Ikaw pong bahala sa aming buhay. Wala po kami ibang hiniling kundi humingi ng kapatawaran sa iyo. Yun lang pa hiniling po namin sa iyo, Panginoong Jesus. Amen. At ito pa, Diyos, maraming salamat at mag-ingat kayo dyan palagi. Bye-bye.